Sa wakas umaraw, natuloy na rin yung sports festival ni Kaoru Chang. Tara, samahan niyo muna kami for today's mini vlog. Minasan, konnichiwa. Aira desu, full-time mom here in Japan. Lunes ngayon, pero ngayon gaganapin yung sports festival ni Kaoru Chang. Bago pa nga magising yung mga bata, nag-asikaso na ako ng sarili ko kasi ako lang naman talaga yung pinakamatagal nilang hinihintay. Yung mga bata, pagkagising niyan, kakain, mag-toothbrush, magbibihis, tas lalarga na. Samantalang ako, kailangan ko pang mag-plancha, mag-makeup, akala mo naman kay ganda. Pero tulad niyan ang lagi kong sinasabi, yung mga nanay dito sa Japan, maaga pa lang magaganda na kaya hindi tayo pwede magpatalo. Bakit? May panic sa handa? So inayusan ko nga lang yung mga bata kasi kailangan 8:20 makalabas na tayo. Kaso nga lang si Misaki siyang nagtutupak. So nagtutupak po si Misaki Chang hindi dahil sa bagong gising siya kung hindi dahil ayaw niya ng damit niya. Pero kahit anong uto namin, malungkot pa rin siya. Kaya naman wala na tayong magagawa. Kailangan nating sumuko. Siya na naman ang nagwagi. Ano, tirisin ko na ba? Hindi, hayaan mo na. Mauubos na ng skirt niyan. Magsusuot din niya ng ibang damit. Ito pa lang yan, ha? Isipin mo pa sa mga susunod na taon. Ano na? Wala akong masabi. Sabi ko, ay, nako. Mga bata talaga ngayon. Itininasa. Kawaii. Wait, lumayas na kayo, 8:20 na, picture-picture ka pa? So yun na nga, naglakad na kami papunta sa eskwelahan ni Ate Yui Chang. So dati-dati po, dito kami nagsasagawa ng undo kaysa malapit na park, kaso nga lang dahil may ginagawa doon ngayon, doon muna kami magsasagawa ng sport fest sa may field sa school ni Ate Yui Chang natin. Andito na tayo, umpisahan ang undokay na yan. Nagkaroon nga lang sila ng konting dance number na medyo magulo pero cute naman, mga ninja daw sila. After niya, nag-start na yung mga competition. So ang laro nga nila Kaoru Chang ay yung kakeko o yung pabilisang tumakbo. O diba, pangatlo si Kaoru Chang natin, ang lakas kasing kumain, hindi makatakbo. Sumunod naman, naging mga pikumin sila na hindi pa namumulaklak, kaya naman kailangan silang tulungan ng kanilang mga parents para mamulaklak na sila. So ang rule nga ng game ay kailangan lang daw namin damputin yung mga pinagkakalat nila. Eh bakit naman kasi silang kala? Pinagkakalat nila tapos ipapadampot nila sa amin, hindi ko talaga maintindihan. So yung mga bola na yon, mga pikumin din sila. So meron silang maliliit na mata. So kailangan lang namin pumulot ng tag-tatlong piraso tapos ilalagay namin sa basket para makareceive si Kaoru Chang ng bulaklak. So hindi lang makita pero meron po kami napiling pink na bulaklak. Sobrang nag-enjoy din yung mga magulang sa pag-cheer sa mga anak nila nung kinder 3 na yung naglaban-laban. Meron din silang palarong bring me, parang sa mga party lang sa Pilipinas, kaso nga lang karamihan sa mga nabitbit ng mga bata dito ay mga magulang. May green, brown, and black na mama, red and blue na papa, at saka purple na ate. At syempre, meron din silang palaro para sa mga ate at kuya, sumali nga dyan si Ate Yui Chang natin. At karamihan din sa mga bata na yan, graduate din sa school ni Kaoru Chang. Tatlong beses sila nagtago for at ang grupo ni Ate Yui Chang natin na nagwagi. At nung malapit na nga matapos yung undokay at malapit na rin kami umuwi, saka ko lang napansin na baligtad pala ang damit ng asawa ko. Paano ba naman, mas excited pa siya kay Kaoru Chang, akala mo naman undokay niya ngayon. At bandang huli nga may sayawan, ay muntik na akong magsali. Bet ko pa naman yung kantang yan. At syempre, bago matapos ang undokay, nakatanggap ang mga bata ng gold medal bago kami umuwi. Dumaan din kami sa Family Mart para bumili ng makakain kasi alas 12 na ng tanghali. Natapos na naman ang masaya ang undokay this year at next year si Misaki Chang may undokay na rin. O sige na, thank you for watching. Please like and share naman for more upcoming videos. Bye!